Pagpatuloy kayo gumawa ng mabuti habang may liwanag pa. Darating ang kaligayahan. Good morning mga kapatid. Katulad nung sinabi ng prophet na habang may liwanag pa, magpatuloy lang tayong makasunod sa Diyos. Pagkat sa tagal ng panahon, kailangan makita mo sarili mo na matured ka na. Kasi nagsimula ka nung sanggol eh. Dapat ngayon siguro may puti na yung dapat buhok mo. Matanda ka na, tatay ka na. Na hindi ka na pasaway. Hindi na yung lagi ka pinagsasabihan. Ang nakakahiya pa kung ang sasaway sa'yo, batang maliit. Ang magsasabi sa'yo, mas mabata sa'yo. May edad ka na, puti-puti na buhok mo, tapos pangangalan ka pa ng bata. Yun ang mas nakakahiya. So, gusto ng Diyos sa atin na magkaroon ng spiritual growth o development na lumago tayo sa Panginoon, sa pananampalataya, lumago tayo sa kaligtasan. So, from faith to faith, from glory to glory, ang sinasabi sa atin ng Diyos na magaganap sa atin. Mula nang tawagin tayo ng Diyos at naging sanggol tayo kay Kristo, dapat umuunlad ka na ngayon. Dapat, alam mo na ginagawa mo dapat. Hindi ka na lagi lalo-lalo na hindi ka na dapat pinapalo. Kasi yung pinapalo sa mga sanggol lang yan, sa mga bata, yung walang kaalaman, yung walang karunungan, papaluin mo para yung pagpalo nyo, mararamdaman niya na ba't siya pinalo. So, mayroong mali sa kanya. Itinutuwid siya nung palo ng Diyos sa kanya. Yung palo ng magulang. Ngayon tayo, papaluin din tayo ng Diyos kung talagang immature ka pa. Yung ayaw mo tumanda, gusto mo lahi ng bata, you are afraid to grow. Ganon. So, tingnan mo ngayon ang sarili mo. Ito bang ginagawa ko to? Ito ba talaga gusto ng Diyos? Ito bang ginagawa ko ngayon? Kalooban ba ng Diyos? Kailangan ma-discern mo yun. Kailangan may maturity ka na doon. Bihasa ka ng umalam ng tama't mali. Na kalooban ng Diyos at hindi kalooban ng Diyos. Na di-discern mo na kung ito yung gawa ng Diablo o gawa ng Diyos o gawa mo. Nagkakaroon ka ng discernment ng pagiging maturity. Kasi kailangan umuulat tayo, sabi sa 2 Corinthians 3.18 ng ganito. Dadapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nababago tayo gayon din larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian ng gaya na mula sa Panginoon na Espiritu. From glory to glory, from faith to faith, there will be a renewing of the Holy Spirit. Magkakaroon ng transformasyon. Nung bata ka pang maliit, sanggol ka, tinanggap mo ang Diyos, magkakaroon ka ng transformation. Lalago ka ng lalago hanggang sa ma-attain mo yung Hebrews 5 na sinasabi. Hebrews 5:14. Pag ito nagaganap sa iyo, alam mo na sarili mo, mature ka. Basahin natin ha. Ngunit ang pagkain matigas ay sa mga may gulang. Ibig sabihin ng pagkain matigas, mahirap nguyahin. Matigas nga eh. Pero mangunguya mo, malululun mo pa rin, lalakas ka pa rin. Kaya lang, mahirap sundin. Mahirap kasi matigas eh. Mahirap nguyahin, matagal. Talagang dudurugin mo ng todo at lululunin mo para lumaki ka, lumakas ka. Sa mga may gulang yun, ha? Sa mga may maturity na, sa mga tubig doon, sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa, ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala na ang mabuti at masama. So, meron ka ng discernment, na di-discern mo na yung ginagawa ko bang ito. Ito ba gusto ng Diyos? Hindi ako pupunta muna sa palatyo ngayon, sa virtual, ano muna ako, virtual worship. Nagwo-worship din naman ako eh. Di ba ganun din ang sabi ng mga 250 man of renown? Bakit? Ikaw lang ba kinakausap ng Holy Spirit? Kinakausap din kami. Pwede na kami kausapin dito. Hindi ko na kailangan magpakahirap dyan. Sa palagay mo ba, yun ang gusto ng Diyos? Kasi hindi ko kayo pwede ngatulan o sabihan kayo. Kayo mismo makakadesert kung may maturity na sa inyo. Marirealize mo yung ginagawa mo. Tama ba to? Ito ba kalooban ng Diyos? O gusto ko lang to
Kasi comfort zone ko to. O parang ikaw din yung si ano, si King, yung pinagsabihan ni ano ni Samuel na patayin mo lahat. Si King Saul, patayin mo lahat ng hayop, bata, matanda, wala kang ititira. O hindi, ito, magagandang pag-offering to eh. Kaya ako binuhay si Agag, tsaka binuhay ko yung lahat ng mga magandang pang-offering sa Diyos to eh. Eh yung ba ang utos? Hindi naman yun ang utos, yun yung nasa isip mo. So wala kang discernment kung ang ginagawa mo ba sa Diyos o hindi sa Diyos. Kasi ang importante, merong spiritual maturity. Yun ang spiritual ano eh, awakeness eh. Yun ang spiritual preparedness. Na matanda ka na. Hindi ka na dapat sawayin pa. O lalong-lalong paluin ka pa. O ano ginawa kay Saul ng Diyos? Pinalo ng todo, tinanggal sa pwesto, inalis sa pagkahari. Bakit? Hindi siya karapat dapat na pastor. Sarili niya, hindi niya mapasunod eh. Kasi kapag ikaw mature, mapapasunod mo sarili mo. You become leader of yourself. Ang una mo kasi uutusan sarili mo eh. Bago ka mag-utos sa iba, utusan mo muna sarili mo. Bago mo ipagawa sa iba, gawin mo muna. Huwag ka munang, huwag mo tignan yung mata ng kapatid ko kung madaming muta. Baka mamaya, hindi lang muta na siya, may piksa na rin sa mata mo, hindi mo pa alam. Ang dami na palang mikrobyo. Nagtatanggal ka ng mikrobyo ng iba, yung mikrobyo mo, hindi mo nakikita. So, magsisimula tayo sa sarili natin. Charity begins at home. Love begins at home. Hindi lang to sa loob ng bahay. Your home, your home. May bahay ka, yan ang bahay ng Diyos, ikaw eh. So, love begins at home. Yung pag-ibig sa Diyos, magsisimula sa iyo. At ang pag-ibig sa Diyos, pagsunod sa lahat ng kautusan niya. So, magsasakripisyo ka. You are dead to self. Kasi self-sacrifice to eh. Ito yung ginawa ni Abraham. Ito yung ginawa ni Jesus Christ. Ito ang ginawa ng mga man of God. Self-sacrifice. Isasakrip, kaya nga ibinilan na matuwid si Abraham eh. Sakripisyo. Pero mo, ilang taon yung hinangad niya magkaroon ng anak kay Sarah dahil baog pa nga eh. Tapos nung magkaroon, tapos ihingi ng batayin. Pero mo yun, ang tagal mo naghintay, ang tagal mo nagtiis, yung pinakamahalagang bagay na ito, tapos hinihingi pa sa'yo pinakamahalagang bagay. Ano ba pinakamahalagang bagay sa iyo? Buhay mo. May mahalaga pa ba dyan? O ibigay mo. Itaya mo. Para tumama ka. Hindi tamaan ka. Para tumama ka. At ang tatamaan mo, eternal life. Itataya mo yung old self mo. Malibang mamatay ang buto, mahulog sa lupa. Hindi ito magbubunga ng marami. So hindi ka makakasunod sa Diyos. If you will not deny yourself and carry the cross, you cannot follow Jesus Christ. If anyone wishes to follow me, let him deny himself, take up the cross, and follow me. Tsaka ka lang makakasunod. Deny that self. Mamatay na yung datihang pagkatao mo. Mabuhay ka na sa bagong pagkatao. Magkaroon ng renewing of the Holy Spirit from faith to faith, from glory to glory. So sa ganun, makikita mo sarili mo na totoo pala ako. Ito pala ako. Ito pala ang buhay ko. Kasi ako hindi ko rin alam ang buhay ko eh. Kasi ang hala ko, ang buhay ko lang talaga, isigolaki ako eh. Wala akong pakialam kung mamatay ako bukas. O kahit wala, ngayon hindi, napakahalaga na, baka mamatay eh. Siguraduhin mo. Kasi ano ko eh, yung taong isigolaki. Wala akong pakialam, gagawin ko gusto ko, wala akong pakialam sa inyong lahat. Eh nung pala, pastor pala ako. Ni sa guni-guni. Ni sa isip o guni-guni. O imahinasyon, wala na. Kahit nga imagination, wala sa akin yun eh. Kasi niloloko ko yung mga pastor ng araw eh. Busit ako dyan sa mga niya. Ang babaduhin nyo, may Jesus is in me and Jesus is in you. So hold there for tanong araw eh. Talaga sabi ko, ang babaduhin yung mga ito, ang papangit ng mga kanta. Pero nung bandang huli, ako na rin ang nagaganon eh. Jesus is in you. Ang baduhin ko na rin. Wala na rin akong kwenta. Ganun pala yun eh. You are the hunter, now you become the hunted. Parang si Saul, di ba? Si Saul yung hunter eh. Siya yung naging hunted eh. Pinapatay niya yung mga tunay naman. Bandang huli, siya naman napapatay ng mga hindi mananampalataya. Nababaligtad ang buhay eh. Ako na talagang tao mo, hindi ako gagante. Tapos ngayon eh, hindi ako makagante. Dahil sabi ng Diyos, huwag ka gumante.
So, iti-deny mo sarili mo. Yun ang may maturity. Matigas na yung nakakain mo. Nakakain mo yung matigas. Yung mahihirap na bagay. Love your enemies. Naku po, napakahirap nun. Gusto mo nga, bugbugin mo yung enemy mo. Tapos, love your enemy. Kaya sabi ni Jesus Christ, I'm now giving you a new commandment. Hindi na yung love thy neighbor as you love thyself. Old Testament yun kay Moses yun Hindi na. Ang pag-ibig na iibig nyo, katulad ng inibig ko. Yun ang mga bagong utos na ngayon. Sabi sa John, 15:14 yan tayo. O 13:15, something like that. Bagong kautusanan, we are going to love one another. How Jesus loved us. Eh, paano ba nagmahal si Kristo? Yung nagpapako sa Kanya, yung dumura sa Kanya, ginawa niya ng mabuti. Hinuli nga siya Arestado siya. Ang dami mga sundalo. Ikaw ba si Jesus Christ? Ako nga, baksahan lahat Tapos dumating si Pedro. Si Pedro na emosyonal. Tinaga yung alipin nung saserdote, tanggal ang tenga. Ang ginawa ni Kristo, dinampot yung tenga, ikinabit. Tapos nagturo pa Dinin mo sa gitna ng aresto, magpipreach ka doon sa gumawa ng masama sa'yo, sa humuli sa'yo. Ano sabi ng Panginoon doon? Those who live by the sword shall die by the sword. Nag-preach pa. Tapos nagtakbuhan lahat. May tumakbo nga doon, walang damit humadubad Ewan ko sino yung apostol na yun. May tumakbo doon Humadubad dahil nga nagpulasan Siyempre, nagdatingan ng mga pulis Talagang lahat ng combat ng pulis, lahat nandun Puro mga elite portion. Huhulihin si Kristo. Pumangalat lahat. So, sabi ni Jesus Christ, ito na yung panahon na mag-aari ang kadiliman. Kaya, minemessage din sa atin ng Panginoon ngayon, be mature. Kasi baka dumating ang araw, maiwan ka. Hanggang may liwanag pa, maglakad ka sa liwanag. Kasi darating ang araw, wala nang liwanag. Darating ang araw, aalisin ang iglesia. We are the light of the world Ang Diyos ang light of the world, at ang Diyos nasa iglesia. Si Kristo ang ulo ng iglesia. And Jesus is the light of the world, and we are the light of the world. Aalisin na yan Kasi yan lang ang humahadlang Kaya hindi pa makalabas ang Antichrist, nandiyan pa yung iglesia kukunin. Pag nakompleto na bilang, pwede na pababain ng Panginoong Jesus. Di ba ganun din yung sabi ni Abraham sa Diyos? Panginoon, magtatanong po ako. Gugunawin mo po ba ang Sodom at Gomorrah? Po, kung meron po limang po na matuwid, hindi ko gugunawin. 4, 3, 20, 10 Bumaba na bumaba. Hindi, dahil may matuwid O, di ba? So, ano ibig sabihin nun? Aalisin niya muna ang matuwid bago niya gugunawin yung masasama. O, ganun din ngayon. History repeat itself So, kung matured ka na, hindi ka na dapat pa pinagsasabihan. Kita nyo, tingin ko sa inyo lahat, matured kayo, hindi ko kayo pinagsasabihan. Hinahayaan ko ang Holy Spirit na kumilo sa inyo. Kasi ganun ang ang tunay na anak ng Diyos, pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. At ang tunay na anak ng Diyos, nagagabayan ng Espiritu ng Diyos. So, hindi mo kailangan ng tao na mag-guide sa'yo, magsabi sa'yo, hindi, sapat na ang Diyos. Sapat na yung Espiritu Santong nasa iyo. Ang magtuturo sa'yo at magagabay sa'yo para maging matured ka. Kung papayag ka, kasi kung ayaw mo maging matured, hindi ka naman magiging matured Kahit nga mag-grade 1 ka at ayaw mo pasakot sa pagiging grade 1, kaya gagraduate ka dapat, grade 6. So hindi pa tapos yun, may high school pa. So gagraduate ka, hindi pa tapos yun, may college pa. So college degree holder ka na, PhD ka na. Matured na matured ka na, ang galing mo na. Nandun ka na sa expert team. So dapat nandun na tayo, PhD na tayo dapat. Nasa expert din na tayo. We can discern what is wrong and what is evil. Alam na natin kung ito kalooban ng Diyos o hindi kalooban ng Diyos. Alam na natin kung nagagabayan tayo ng Diyos o hindi nagagabayan. Ako inaamin ko, hindi ko pa alam kung paano makipag-uusap sa Diyos. Hindi ko pa alam, para ko lang malaman pagtapos na. Kasi yun ang gusto kong mangyari, yung talagang makakausap na tulad ni Moses. Sabi ng Diyos, si Moses, kinakausap ko ng mukhaan Si Brother Manny, kinakausap ng Diyos. Bakit apostol yun Tayo, kinakausap din tayo ng Diyos in a lesser degree. Through the Holy Spirit. Through the Bible. O kaya sa ibang bagay na pwede niyang gamitin. Kahit sa langgam, kung may minisahe sa iyo, may makikita ka sa langgam.
kahit sa daga, sa ipis. Sa ipis nga, meron ako natutunan. Kasi takbo ng takbo ipis, tadyak ako ng tadyak, hindi ko matadyakan. Di may dumating sa akin, di pa ako niya oras eh. Napanood niyo yung nilagay ko, ipinos ko doon sa LCJ, yung lalaking pumailalim doon sa 18-wheeler. Noong unang mapanood, opo Diyos ko, napapagano na ako, opo Diyos ko, mamamat. Pag nakatamaan na ulo nun, durog na durog. Ipirin mo, 18-wheeler, ang kakapal, mixer eh. Puro bakal yun. Pero kung mo hindi siya mamamatay, isinugo ng Diyos yung anghel. Pirin mo, eksakto, yung unang gulong doon sa pang-anim, to, imbis na sa una, tumama doon sa may dulo, tapos gumulong ng konti, napailalim, susunod yung natitirang ano, anim na gulong naman. Hindi na pailalim yung ulo. Siguro, mayroong babae nakatambay doon sa traffic light na yun. Siguro, sinabi ng babae, napakasuwerte mo, parang tingin ko, patay ka na. Pero buhay ka pa rin. Bakit? Hindi pa siya mamamatay. Ano lesson doon? So, hawak ng Diyos ang buhay ng lahat ng tao. O, ano natatakot mo? May Diyos ka ba? O, meron. O, tinasa kamay ng Diyos ang buhay mo. Patayin ka man niya, meron siyang mas magandang dahilan. Eh, ano? Diyos naman pumatay sa akin. Eh, ano kung ganito ako? Wala akong pakialam sa inyong lahat. Basta ako susunod sa Diyos. Kaya ako persecuted sa LCJ Ministry. Wala akong pakialam kahit bishop ka pa, kahit sino ka pa. Mali ginagawa mo, i-expose kita. Wala akong pakialam kahit ano mangyari siya. Eh, di patayin niyo ko. Bandang huli yan. Manliligaw lang ako kay baby. Papatayin. Pero yun po, manliligaw ka lang, papatayin ka pa. Ay ko, eh, di patayin niyo. Wala naman akong pakialam. Patayin na ako nung araw pa. Tagal na akong patay. Eh, di patayin niyo. Wala akong takot mamatay. Pero ngayon, nagkaroon ako ng takot mamatay. Baka hindi ako handa. Kasi nakakatakot na matay ka, hindi ka handa eh. Hahatulang ka na dyan, haharap ka sa Diyos eh. Pagdating nung last judgment, haharap ka. Lahat ng salitang sinalita mo, ipagsusulit mo. Lahat ng ginawa mo, ipagsusulit mo. Lahat ng itinanim mo, aanihin mo, hahatulang ka ayon sa iyong ginawa. We will face the judgment seat of Christ, lahat tayo. Baka mamaya, akala mo, nakatayo ka pala, nung pala, nakatumba ka. Check yourselves. Nakakaintindi ka na ba ng tama't mali talaga? Hindi yung puno ng bunga ng tama't mali, ha? Kasi iba yun eh. Utak o isip ng tao yun eh. Mind of person of a natural man yun. Yung mind of a supernatural man, Jesus Christ. Jesus Christ is a supernatural man. He is born from God. Galing sa Ama. Kasi yung natural born, galing sa kay Alabok, kay Adam. Lahi ni Adan. Kasi alikabok din si Adan eh. So ang ama mo, alikabok eh. Gusto mong bumalik sa alikabok? Pwedeng bumalik sa alikabok, yung katawan mo. Pero yung espiritu mo dapat, bumalik sa Diyos. So ang importante dito, yung buhay mo. Siguraduhin mo na ang buhay mo, kung mamamatay ka man mamaya, eh sinusunod mo kalooban ng Diyos. Kaya ang importante, makakausap ang Diyos eh. At nakakausap natin siya through the Word of God. Ngayon, bibigyan tayo ng discernment. Discern it. Nasa Word of God ka ba? Kasi hindi mo nga pwedeng i-compare magkaiba eh. Paano may i-compare? Magkaiba na nga eh. So ang i-compare mo, yung magkamukha. O si Jesus Christ daw magiging larawan ng Diyos at magiging katulad tayo ng Panginoong Jesus. O kanino ka mag-compare? Kay Kristo. I-compare mo sarili mo sa Word of God. Ano sabi ng Word of God? Huwag ninyong pababayaan ang pagsasama-sama katulad ng ginagawa ng iba. Na nalalaman natin na napakalapit na ang araw. So, doon mo i-compare ang sarili mo. Discern it. Tingnan mo, subukan mo sarili mo. Ako, Beto, ano ba ginagawa ko? Kasi kailangan magsuri ka eh. You have to check yourselves eh. Tingnan mo, baka wala ka sa pananampalataya. Lahat ba ng tinatanggap ko, binibigay ko talaga sa'yo, oh, magnanakaw pa rin ako ngayon. Hanggang ngayon, ano pa rin ako? Si Robin Hood. Hindi naman ako nagnanakaw sa mahihirap, sa mayayaman. Tinutulungan ko yung mahihirap. So, hindi kasalanan yun. hindi ba kasalanan yung magnakaw? I-justify mo ba sarili mo? Katulad nung ginagawa ni Saul. Sabi ni Saul, eh, magandang offering yun eh. Ano ba utos ng Diyos sa'yo? Di ba patayin mo? Kumuha ng itak si Samuel. Alam nyo, pinagputol-putol yun sa harap ni Saul. Si Agag. Pinagputol. Ito, sabi ng Diyos, patayin eh. Pinatay ng pinatay. Putol-putol, ginawa. Ito, sabi ng Diyos.
Eh, lalo na nung kumonsulta siya sa witch of Endor. Pinakagrabe na yun. Kasi hindi na siya kumonsulta sa Diyos, sa demonyo na eh. Kapangyarihan na ng demonyo yun, black magic eh. Sorcery, divination, lahat na ng uri ng mga anting-anting, talisman, mga lahat na yan. Astrology, lahat na yan. Sa demonyo lahat yan, kukonsulta ka doon. Kaya pati yung witch of Endor, nagulat, natakot. Bakit? Eh nakita niya talaga yung kaluluwa ni Samuel eh. Ibinaba ng Diyos eh. Kaya yung witch of Endor, natakot din eh. Sabi niya ba, kaluluwa to ah. Ninervous din siya. Natakot siya kay Saul, sabi niya. Kasi pinapatay sa Israel yung mga ganyan eh. Yung nakikipagtunayban sa mga witch. Tapos, yun, hindi niya alam, hari Israel. Yung hari ng Israel ang kakunaibas niya. Oh. So, nawala na sa pagkapastor si ano, si Saul. Inalis siya. Bakit? Hindi siya masunurin eh. Walang maturity. Hindi na natuto. Kailangan magkaroon ng renewing of the Holy Spirit. Titus 3:5. Yun ang plano. From faith to faith, from glory to glory. Bakit from faith to faith? Kasi lahat ng word of God, that is faith. So, ibig sabihin, from that word of God to another word of God. Kung nasunod mo yung word of God na yan ngayon, nakasulat sa aklat ng buhay yon. It is the work of the Holy Spirit. So, sunod na araw na naman, word of God na naman nasunod mo, nakasulat na naman yon. Kaya from faith to faith, from glory to glory, lumalago ka sa pananampalataya. Pagdating sa langit, babasahin ang aklat ng buhay, may record ka doon ng aklat ng buhay. Lahat ng ginawa ng Diyos sa iyo, nandun. Kasi sabi ng Diyos eh, yung gagawin natin, siya na rin ang gumawa eh. Yung pasan na pinapasan sa atin araw-araw, pinapasan niya rin. Tinutulungan niya tayo kasi anak niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya yung Holy Spirit na isinugong, yun ang tutulong sa atin. Eto sabi, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. So hindi sapat yung nabautismo ka sa tubig, tapos nabautismo ka sa Espiritu, may pagbabago pa ng Espiritu Santo, bautismo sa apoy. Kasi kung paano ginunaw ng Diyos ang masasama ng araw sa pamamagitan ng tubig, eh sumumpa siya, hindi na niya gugunawin sa pamamagitan ng tubig. Eh. Saan? Hindi sa apoy. Apoy na. Hindi na pwede sa tubig. Eh. Hindi na niya pwede double jeopardy kumbaga. Eh. The same case. Eh. Hindi na sa apoy na. Siya yung apoy na namumuknaw. So apoy din na magliligtas, apoy din ang gagawa ng kasakunaan sa kanila. Kung paano nagligtas ang tubig nun, ang tubig din ang pumatay sa matama. Ganon din ngayon. Kung paano ang apoy magliligtas sa atin, apoy din ang papatay sa kanila. Biruin mo, buong universe, ano, magsisilab yan eh. Parang ano yan eh, parang daylight. Kasi sa daylight may starter eh. Para magsindi yung buong yun, may powder sa loob nun eh. I-start yun ang starter. Pag na-start yun, tsaka na magsisilab buong yun. Ganon din ang buong universe eh, parang daylight yan eh. Pag merong in-start yun, lahat yan sunog. Lahat, buong universe, magliliwanag sa apoy. Ganun ang gagawin ng Diyos. Gugunawin na niya yung ano. Gagawa kasi siya ng bago. Ang ginagawa ngayon ng Diyos, gumagawa siya ng bagong pagkatao sa atin. Unti-unti. From faith to faith, from glory to glory, from the renewing of the Holy Spirit. So ito dapat pasabog ka. Eh, maraming Kristiyano ngayon, tinanggap lang si Jesus Christ, okay na. Ligtas na. Eh, yung mga demonyo, hindi nga lang tinanggap, nanginginig po eh. Ba't pupunta sa eterno? Hindi sumusunod eh. Hindi nila mahal ang Diyos, kaaway nila ang Diyos. Ikaw ba, mahal mo ang Diyos? Eh, dapat sinusunod mo lahat ng utos niya. Kailangan umunlad ka. Idagdag mo sa pananampalataya mo, sabi ng 2 Peter. Kailangan, yung pananampalataya ang ibinigay ng Diyos sa iyo, umunlad. Huwag mo itago sa ilalim ng lupa at baka ikaw isama doon sa kadiliman. Di ba yun yung ano, nakatanggap siya ng isang talento? Tinago niya sa ilalim kasi takot daw siya kasi nga ito ganito, ganyan, ganyan. Ba't hindi mo ikinalakal? Ibig sabihin, dapat
minanage mo yung faith mo, nagdagdag ka dyan para lumago. Mamunga ka. Tinawag ka ng Diyos para magbunga eh. At napakaraming bunga ng Espiritu Santo na dapat ma-realize mo. Ito sabi sa Bible. 2 Peter 1, 5-7. At dahil dito sa pagkadagdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan at sa kagalingan kaalaman. Sa kaalaman ay ang pagpipigil. At ang pagpipigil ay ang pagtitiis. Sa pagtitiis ay kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, hindi kayo pababayaan maging tamad sa o walang bunga sa pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. So madadagdagan, yung meron na, bibigyan pa. Yung nag-aakalang meron siya, wala siya, aalisin pa. Ganun eh, hindi na magbubunga. Yung inaakala mo may bunga ka pa, aalisin pa. Excuse me. Kaya ang pinaka-importante sa atin, yung pagtitiis. Kasi yung pagtitiis, yun ang nagpapasakdal eh, sa pagsunod sa Diyos. Basahin natin yan. James 1:4. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. Kasi para magawa mo, titiisin mo. Talagang titiisin mo. Halimbawa, init ng araw, nagtatrabaho ka, pakakain mo sa pamilya mo, wage, ano ka lang, minimum wage. Hindi pwedeng hindi ka magtrabaho. Nakatutok sa'yo yung araw, naguhukay ka ng kalye. Hindi mo pwedeng hindi tiisin yung ano, pakakain mo sa pamilya mo. So magsasakripisyo ka ngayon para mabuhay mo yung mga anak mo at asawa mo. Titiisin mo, ganun din sa atin sa pagiging Kristiyano. Yung mga mahihirap sundin, titiisin mo yun, susundin mo yun. Hindi pwedeng hindi. Kasi doon mo malalaman, tunay kang Kristiyano. Doon mo nakikita yung maturity. Na ikaw ay mature, na idagdag sa iyo yung kagalingan. Alam mo na gagawin mo. Na idagdag sa iyo yung pagtitiis, titiisin mo na. Ang kabanalan, nasusunod mo na ang salita ng Diyos. Ngunit kung nagkukulang ang karunungan, ang sino man sa inyo humingi sa Diyos, na nagbibigay na sagana sa lahat ng hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat ang pag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ang hangin sa pinapatpas sa magkabila, para batang paslit. Pwede pang putuin. Ang pagiging bata nating paslit, yung malinis ang konsyensya. Kasi ang batang maliit eh, kung ano sabihin mo dyan, pinaniniwalaan. Wala siyang discernment eh. Kaya kapag ang magulang masama, naku, lalaking masama yung anak. Kung ang magulang ay Kristiyano, lalaking Kristiyano. Pero pag nagkaisip na yan, ewan natin kung Kristiyano ka. Baka demonyo na. Hindi natin alam. Pero habang bata at nasa poder natin, alam natin, napapasunod natin ang anak natin. At yung mga anak natin, kung ano yung naririnig, yun ang sasabihin. Kung ayun yung nakikita, yun ang gagawin. Kaya ang best example lagi magulang. Magulang ang role model. At utusan mo muna sarili mo bago mo utusan yung iba. Kasi dito sa amin, kilala nila ako rito eh. Mabaksip din akong tao eh. Wala akong sinisino kahit siya. Lagi ako napapaaway dyan eh. Tapos mga poser duro pa, kilalang kilala sa grupo. Nilalabi siya akin, Nari, isama mo naman yung anak ko dito sa grupo niyo. Para naman magbago. Sige na. Sabi ko, nisip-isip ko, sabi ko, hindi ko sinabi sa kanya, ikaw nga, ayaw mo magbago. Tapos yung anak mo gusto magbago. Kahangalan yun eh. Gusto mo yung iba'y mabago, ikaw ayaw mo. Sa'yo muna magsisimula siyempre. Kaya sabi ko nga sa inyo, tayo mga magulang, turuan natin mga anak natin, paalalaan. Kung ayaw, di huwag. Ayaw mo, di huwag mo. Darating ang araw, aalisin naman ng memory kung pupunta ka impyerno eh. Pero ngayon, may memory pa. Eh, ganapin natin ang word of God. Pag naganap natin ang kalooban ng Diyos, problema na yun. Kasi Ezekiel 18:20 babaksak sa atin. Ang kaluluwa ng nagkakasala, mamamatay. Ang anak, hindi magdadalas ng kasamaan ng ama. O magdadanas man ng ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid sa kanya at ang kasamaan ng masama sa kanya. So naganap natin ang tungkulin ng pagiging magulang
inalagaan natin sila, pinakain natin sila, binigayan sa kanila lahat. So huwag tayong humanap na gawin din nila sa atin yun. Kasi hindi nila tungkulin yun. Hindi tungkulin ng anak na buhayin ng magulang. Tungkulin ng magulang na buhayin ng anak. Kasi magiging magulang din yun eh. Gagawin din niya sa anak niya. Eh kung ano yung ginawa mo sa magulang mo, gagawin siya yun ng anak mo. Kaya kung naging masama ka sa magulang mo, naku, yung mga anak mo, masasama lahat yun. Sobra pa yun, aani ka pa ng mas marami ng kasamaan. Eh, pinagpapala ng Diyos yung masunurin sa magulang. May pangako yun ng mahabang buhay at pagpapala. Sabi sa Ephesians. So, magturo tayo, yung mga bata, wala pang anak dito, pag nagkaanak kayo, pag hindi pa nakakaunawa, at may ginawa, panuhin nyo sa puweta. At saka misan lang, hindi laging palo. Maiisip nun, baka kriminal ako. Lagi na lang ako may kasalanan. Ako nakikita. Ako nasisisi. Ako lagi may kasalanan. Hindi, misan lang ang sabi. Yun, yung malalaki. Bahay mo nung paluin. Dadalhin mo lang sa galit at sama ng loob yan. Magtatanim ng galit. Ang tanda-tanda na, pinapalo mo pa. Kinakausap na lang yan. Pinapaniwanagan. Kung ayaw mo, di huwag mo. Unang-una, alisin naman ang memory. Hindi, no problem. Kasi pagdating doon sa paggawa ng new heaven and new earth, wala tayong alam kundi ang Diyos lang kasama natin. Hindi natin alam kung naging tao ba tayo, nagkaroon ba ng mundo, ganito ba, ganyan. Wala tayong former things, wala eh. Aalisin na lahat bago. Kaya ngayon pa lang, nagsisimula siya sa iglesia na baguhin tayong lahat. Kasi hindi niya mababago sa libutan eh. Baluarte ni Satanas yan, bailiwick ni Satanas yan eh. Teritoryo ni Satanas yan eh. Paano mo babaguhin yan? Eh, teritoryo niya yan. Ang teritoryo ng Diyos ngayon, yung iglesia ang itinayo niya. Eh, ang daming iglesia, tinayo ng tao eh. O di wala ang Diyos doon. Kahit makita mo pong ang sisipag nun at tila kababait lahat, useless yun. Sabi sa Psalm 127, malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Kahit meron pa silang tonga-tonga na napakahusay nila, napakababait nila, napakamasunur nila, at yung iba nga natitinda pa ng mga chicharon sa busi. Puto, chicharon. Yung iba nga pupunta pa sa palengke, magpipreach dun eh. Tapos may dala silang offering basket. Eh, nung isang araw, nadaan sa akin. Hinihingan ako ng offering. Ay ko, may tatanong muna ako sa iyo. Nung magalit si Jesus Christ, saan ba nagalit si Jesus Christ? Gumawa siya ng lubid, pinalayas niya yung mga hayop. Saan ba yun? Sa sinagoga. So, sa simbahan. Bakit? Yung simbahan, ginawang palengke. Eh, nasan ba kayo ngayon? Palengke. O, ba't yung ginagawang simbahan? Ngayon, mag-o-opening ako sa iyo pag nasagot mo yung tanong ko. Sabi niya, ano ba tanong ko? Tanong niyo, si Kristo ba nagpalimos? Nagpalimos ba si Kristo? Kumuha ba si Kristo ng kahon? At magbigay kayo dahil ito gusto ng Diyos? Yung ba gusto ng Diyos? Sabi niya, hindi, sa Diyos to eh. Paano mo nalaman sa Diyos siya? Magbigay ka sa akin ng paliwanag. Kung ayaw niyo, di huwag. Nagalit siya akin. Kung ayaw ko daw, di ba? Ay, talaga naman, hindi ako magbibigay. Ano ko, makakasama yun sa gawa ng Diablo? No way. O yung iba naman, sa bus. Ewan ko, wala na ngayon kasi pandemic na eh. Meron pa sila, maglalagay pa sila ng mask. Face mask. Face, ang dami. Tapos, kukuha pa sila ng mga ID. Isuswab test pa. Ang dami, kukuha pa sila ng permit. Kaya wala na sila lahat ngayon. Nangaubos ng lahat. Galit na galit sa akin yung babae ko. Ayaw ko daw magbigay, wag nang magbigay. Kung ano-ano daw tinatanong ko pa. Na ano siya, cross-examination, na interpolation siya ng abogado. Hindi siya makasagot sa mga tanong. Sabi ko, alam mo ba na si Jesus na nagpakain ng 5,000? Hindi siya nagpalimos, nagpakain pa nga eh. Hindi lang 5,000, meron pang 4,000 pa ulit. So ano ginagawa ng Panginoong Jesus? Nagpapala, nagbibigay. Hindi humihingi. Hindi humihingi ng abuloy o kahon-kahon na kanigan. Ngayon, wala nang yung sinagoga o simbahan, ginawang palengke. Ngayon naman yung palengke, ginawang simbahan. Eh ngayon, wala na eh. Wala nang namamalengke.
Wala na nagpupunta mga kung ano-ano ipinipreach pa doon. Ah, meron pa rin? Walang kakupas-kupas ba? Foreigner pa. Mga Mormons yun. Mga Church of Latter-day Saints. Nasisipag yan. Yung parang mga Amerikano meron attache case. Baito sila yun. Parang mga ano yan eh. Parang Miami Vice yan eh. Si Starsky and Hutch yung mga yan. Talagang ano yun, naka-collar pa, naka-korbata. Tapos i-introduce sa'yo, ganito, ganyan. Asisipag niya mga yan. Di ba kaya sabi naman, asisipag, magsipag-aral, pero hindi nakaabot sa katotohanan. Asisipag, talagang, pero useless naman lahat ng ginagawa. Kahit magbantay pa kayo dyan, hindi itinayo ng Diyos yan, baliwala ang nagtatayo, baliwala ang gumagawa, useless lahat. Nagkakasala pa. Kasi nag-aalay sila ng abomination to the Lord. Hindi nila alam yun. Pero huwag mo itutuwid yan. Sasakmalin ka yan. Bakit? Aso yan eh. Lalapain ka, sabi, huwag mo ibibigay yan, ano, ang perla sa aso o sa baboy. Lalapain ka yan. Huwag mo kang magbibigay dyan kasi ang gusto nila, ikaw ang bigyan. At ang ibibigay nila, yung ibinigay sa kanila ng pinuno nila. 30 ngayon, di ba? Ngayon yata yung prayer ng buong ano eh, grupo ng mga kung ano-ano religion ngayon dito sa Pilipinas. Eh. Ecumenical church ang tawag doon. May nagpunta dito sa atin yan. Na hinihiling ako na sumama ako sa kanila. Sabi ko, ba't ako sasama sa inyo? Ito po ang kalooban ng Diyos eh. Kalooban ng Diyos sa inyo. Yan ba sabi sa inyong gawin niyo? Oo, magsasama-sama po ang lahat ng Kristiyano sa Pilipinas. Philippine Jesus Movement. Eh sino magmumunod yan? Eh si Villanueva po. O paano mamumuno siya kung ano ang gusto niya? Eh, nasusundin ang lahat ng member. Oh, ganun nga. Oh. Asan ang Holy Spirit to? Kami, ang sinusund namin, kung ano yung sinasabi ng Holy Spirit sa amin. Hindi kung ano yung sinasabi ng tao. Pasensya ka na, hindi ako makakasali dyan. Hindi ko sagot namin lahat ng gastos nyo rito. Lahat daw sagot nila. Pagkain, mga silya, lahat. Lahat ng kulang sa iglesia. Ipupundan. Pero pasakop kayo sa otoridad. Hindi na, hamang manatili na lang tayo si Lazarus na umaasa doon sa mumo na nalaglag doon sa mesa ng mayaman. Kesa pasakop tayo sa mga iyan. Hindi ako sumama. O ngayon, ginagawa nila. Yan yung tinatawag na one form of religion na magaganap na rin. Nagsisimula muna sa one form of government, yung New World Order. Tapos magkakaroon ng one religion to the whole world. Magkakaisa sila. Sa kahangalan. Bakit? Aalisin na kasi yung liwanag eh. Kaya mabubuhay na sila sa dilim. Lahat sila, disip lahat. Ngayon tayo nakakakita, ba eh, maging matured ka. Maging matured ka. Huwag kang maging parang batang paslit na madaling mauto. Bigyan mo lang ng candy, susunod na eh. Kita mo yung mga nare-rape na bata. Nasabihin naman, homok, bata, candy. Naga, may candy ko. Naga, sumama ka sa akin, tapos re-rape ng mga walang kakonsekosyasyon na tao. 7 years old, unre-rape. Ano mapapala mo dyan? Walang kakawintang-wint. Nakakasuka ka. Amen!